I'm sick, boy. Paano ko ba ito gagawin? Nihilo ako. And I can't breathe. Hola! This is me, Miss Yodge. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, guys, I'm going to tell to you guys kung ano yung mga products or product, yeah, products na ginamit ko para mawala at matuyo yung pimples ko. So without further ado, let's jump right in. So uunahan ko na kayo, guys, na sorry kung ganito yung magiging boses ko all throughout this video and kung hindi ako may energy, ganyan. Kasi I'm really, really sick po and I don't know kung paano ko siya ma-handle kasi nahihilo ako. Yes, kaya nga pala ganito yung itsura ko today kasi I already did my skincare sa gabi and kaya may lip tint ako, nag-lip tint lang ako kasi ayoko humarap sa inyo and magsabi ng mga products kung gano ako proud sa kanila ng I look pale. Alam niyo yun, yung sobra kong putla and hindi niyo gugustuhin makitang putla ako, guys, kasi no. So, yun na nga. So, first, itatakal ko muna sa inyo or sasabihin ko muna sa inyo, guys, kung ano yung itsura ko dati way back then nung may mga pimples ako. Siguro, insert ko na lang yung mga pictures. So, yung mga pictures na nakikita nyo today, is that dyan ako nagkaroon ng severe acne talaga. Ganyan. Lagi mo naman tatanungin yun sa sarili mo na bakit sa akin pa? Bakit ako pa yung nagka-pimples ng ganyan? So, not knowing na baka talaga nasa dugo nyo na yun, nasa lahi nyo na. Kasi, both sides, hindi man yung mom ko may pimples, pero yung lolo ko nasa side meron. Then, dun sa daddy ko, si daddy, I guess, meron. So, wala akong ligtas. And, I went na sa mga clinic. Okay? Meron akong clinic sa Quezon na nakapagpaano din talaga, nakapagpaganda din talaga ng skin ko. And ang dami nagsabi nyo na ang ganda ng skin ko that time. So, nung nag-start na akong pumasok dito sa Manila, doon na na-stop ako kasi sometimes lang ako umuwi that time sa Quezon. So, dito sa Manila, na may napuntahan akong mga clinic. 3 or 4 clinics, I guess, yung napuntahan ko. Then, walang nangyari. Hanggang sa, yung friend ko today, yung best friend ko today is, ni-refer itong product na to, na she used this, kasi mas severe pa daw dun yung acne niya, dun sa mga nakita niyo acne sa akin. Mas malalaki daw ganyan. So, ayun. Matagal niya na daw ako sinasabihan but na i-try tong mga itong product na to but then since syempre may sobrang dami dala ng pimples mo that time hindi mo gugustuhin na mag-try ng mga products na iba-iba, right? So sa kadamihan ng pimples ko that time naririnig ko na lang yung parents ko, even my relatives na ayun, ginagamit mo na naman na product, bakit nagkaganyan naman ang mukha mo, ano nilalagay mo sa mukha mo, itry mo to hanggang sa wala, masanay ka na lang talaga na ganun laging sasabihin sa'yo. Tapos and then people, kung gusto nyo talaga na makita yung effect ng product nyo na tinatry nyo, makontento kayo sa product na ginagamit nyo. Huwag nyong ugaliin na ginawa ko dati na, for example, I'll try this product. The Korean. Yeah, I tried Korean skincare, ganyan. Tinry ko siya almost 2 weeks lang. Kasi sabi ko, wala namang nangyayari. Then, I jumped to another product. Then, after ilang days, nagka-breakouts ako. Sinabi ko sa sarili ko na breakouts yon. So, nag-jump ulit ako sa isa pang product. So, pag nagtetest kasi kayo guys ng mga products sa face nyo, makontento kayo kasi hindi siya magic. Like, yung skin din kasi natin, nag-a-adjust din yan sa product na ilalagay natin or ginagamit natin.
So, yun yung nabago ko sa self ko na sobrang proud ako kasi nakontento ako sa kung anong meron ako ngayon, sa kung anong product ang ginagamit ko today. So ngayon people, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung product na ginamit ko na nakapagpatuyo talaga ng pimple ko and yeah, nakapagpatuyo talaga siya. Ito yung taran! Itong sulfur soap daw, Dr. Kaufman. Meron kayo guys, madaming uri nito. Okay? Pero sabihin nyo lang is yung Dr. Kaufman sulfur soap. And may kakulay to, yung goldish siya na may odor. So, I tried it. Nagkamali yung bili ko last week. So, yun yung ginamit ko. Kasi naubusan na ako nito kasi nasa Quezon pa ako. So, nagkamali yung bili ko. Then, nakita ko na lang na may tumubong pimple. Tapos, nung bumalik na ako dito sa Manila, after Undas break, ginamit ko na tong soap na to. And, nung gabi na ginamit ko, natuyo agad yung pimple na tumubo sa akin dun sa gold na box. So, ito ay parang ano siya, yellow. Basta yung matingkad yung color niya, hindi siya yung parang pale yung pagka-gold niya. Ito kasi, may nakikita din kasi ako sa mga ibang video na nagtatanong na if normal ba na ma-dry yung skin mo. So basically people, oo, ito talaga yung role ng Dr. Kaufman sulfur soap. Kasi dina-dry niya yung pimples na meron ka. So basically if nagda-dry yung skin mo, kailangan mo ng moisturizer. So ngayon, yung moisturizer na ginagamit ko, and even habang din nag-makeup ako, is isa lang. Isa lang na moisturizer ang ginagamit ko. Hindi ako nag-iba ng moisturizer at all. Basta nag-stick na talaga ako sa mga products na ginagamit ko ngayon. And yun yan, na-content na nga ako. So, ito yung iWhite Korea na Aqua Moisturizer. Kahit nag-makeup ako, ito yung ginagamit ko. Kasi, ewan ko. Kasi, I tried the... Ano yun? Yung sa Nature Republic, yung aloe vera soothing gel. I tried it, kasama din yung iba pang Korean products. But, hindi ko alam, pero nagkaka-pimple talaga ako. Nakaka-moisturize siya ng face at all, pero nagkaka-pimple talaga ako. But, when I use this, nakaka-moisturize siya, and hindi ako nagkaka-breakouts dito. Swear, ipapakita ko yung picture ko, yung picture na bago ko to gamitin and yung picture ko ngayon na latest. So, if nagka-pimples kayo nang ginagamit nyo to, hayaan nyo kasi nagka-pimples ako. Then, nung ginagamit ko to, and it is normal kasi nga nag-a-adjust yung skin natin sa product na tina-try natin. Ngayon, ang kinakatuwa ko guys is that magkaka-pimple ako. Yes, hindi ko sabihin na ganun ka-perfect yung skin ko kasi I still have pimple marks. Pimple marks na lang talaga yung meron ako today and din ako nahihirapan. So, ang rule talaga nito is makatuyo ng pimple and mawala yung pimple. But, the hardest part is yung pimple marks na mag-i-stay sa skin mo, lalo na pag maputi ka. Ngayon, naghahanap ako ng product para sa mga pimple marks. And, hindi ako ganoon kagad nagtitiwala sa mga products na nakakatanggal ng pimple marks and pimple scars kasi natatakot ako na baka mamaya hindi sa akin bagay and magka-pimple ulit ako. So, ayun, maging sensitive din kayo sa paggamit ng mga or pagpili ng mga products na itatry nyo sa face nyo. Lalo na pag sensitive yung skin nyo. Kasi, I have a sensitive skin, guys. Talaga, sobra. Tutubuan na lang ako talaga ng pimple today is pag may monthly period. And it is normal for girls. Kasi, wala. Kasi, period. Ewan ko, baka tinatubuan ba pag meron? Basta yun talaga, pag meron ako dun, tumutubo pimples ko, like, mga isa, dalawa, or tatlo, gano'n. And guys, yun nga, doesn't mean na nag-work sa akin, mag-work na din sa inyo. Try nyo pa din kasi walang masamang mag-try kasi bago din ako mag-start or itry ko din tong product na to is that nagda-doubt din ako na baka mas magka-breakouts ako pero nung tinry ko siya, in fairness, nag-work siya.
And guys, paalala ulit, makontento kayo sa mga products na itinatry nyo. Hindi magic ang pagkawala ng pimples, okay? Hindi magic na once na ginamit mo sa 7 days, makikita mo na agad yung effect. Sa 3 days, makikita mo na agad. So, ayun, lahat ng bagay, it takes time, okay? So, I hope nakatulong ako at nagkaroon kayo ng knowledge, or ng kaalaman patungkol sa mga products na ginagamit ko today. So, kung gusto nyo pang malaman yung iba ko pang skincare or mga products na ginamit ko para matanggal tong pimple na to, just like this video and don't forget to subscribe on my YouTube channel. Yeah, so that's all for today's video, guys. I hope you like and enjoy this video.